Alam nyo ba na kung pangarap nyo maging singer, edi ikanta nyo yung mga addict at pushers sa lugar nyo. Charot lamang po. Standing in front of you is 19 years old stunner, truly all the way less from the majestic way. Emerald City of the South, Muntinlupa City. And my name is Din Din Vermales, na nag-iiwan po sa inyo ng isang katagang, napagod ka na ba? E di mag-follow up na. And I love you all. Thank you. Good evening, candidate number 2. Siguro ito sis. Center ka. Yan. Okay. So, yan. Pansinin mo naman si Kuya Escort and pumili ka ng number. Ayan. Okay. How are you, candidate number 2? I am feeling vibrant right now. Ano yun? I am feeling vibrant. Vibrant? Yes. What's vibrant? In the Merriam Dictionary, it feelings a mixed emotion. Oh. May mic ba siya? Ba't parang ang hindi? Meron. Meron naman. Once again, what is vibrant? Vibrant is a feeling or a mixed emotion. Oh. Mixed emotion. Yes. Oh. Mixed feeling. Okay. Parang halo-halo. Yes. So, kumbaga, sa Tagalog, kinakabagan na siya. Nininerbios siya. Okay. So, so vibrant ka ngayon. Okay. Yes, madam. So, how old are you again? I am 19 years old. Parang sabi mo kanina 17. 19 po. Char lang. Okay. Anong pinagkakabala ni candidate number 2? Rocket po. Anong rocket? Yung launcher? Launcher. Yan, launcher. Dalawang rocket yan, ha? Papunta sa moon o saan papunta? Napasok po ako sa salon. Ah, sa salon. Okay. Kaya pala. Ang ganda ng pero hair, ganda diba? Ng hair, no? Ipariban sa'yo yan, payag ka. Bukas na lang. Okay. Busy ako. So, ikaw ay naggugupit. All around? All around? Ganun. Apo. Okay. Parang mang ganito po. Mga synthetic na buhok na, pero may kuto pa. Away. Ah, okay. Saan yung salon na pinapasukan mo? Ang Park Homes po. I invite you all at the Park Homes salon at Nanbiri Salon at Park Homes. Saan yung Park Homes? Park Homes? Ito na sa Muntinlupa City. Mm. Oh, okay. So yan, so mga kailangan magpagupit and yan, all, punta po kayo sa Park Home Salon sa Tunasan, Muntinlupa. So right now, are you in a relationship? Wala po. Kailan yung last? Wala rin. January pa po. Ah, okay. So naghiwalay kayo dahil sa lockdown. Na-lockdown ba siya? Hindi naman po. So, anong cause ng paghiwalay ninyo? Sawaan. Ba't gano'n na ba kayo katagal? Gano'n kayo katagal? One year and 2 months. Ah, matagal. So, sino yung naunang nagsawa? Ikaw o siya? O parehas kayo, parang ano? Hindi. Yung parehas po kami... Naiyak siya. Hindi, ano po, yung nangyari is... Ano, alam mo yung parehas kaming open, pero okay. Hindi nagkaka-chat. Ganun. Then parang wala na kami pinag-proper na so, break up. So, ibig sabihin pala sa kayong online, pero hindi ni Deadman yung isa-isa. Yes. Nag-aantayan kayo, gano'n. Kasi nauna mag-prefer. Baka busy mag-ML, kaya gano'n. Pero, kaya naka-data mode lang, gano'n. Okay. So, anyway, ang judge number na napili mo ngayong gabi ay judge number one. Ang judge number one ay galing pa sa... ko mabasa. Sa Zimbabwe. Agoy. Taga Zimbabwe siya. Okay. Nag-tour siya sa Zimbabwe. Ayun. Please, well, let me introduce you to our judge number one, Jennifer Lopez. Okay. Hello. Hello, candidate number 2. Same with, Angel. Current events din tong question. So, this is your question. Kung ikaw ay pagbibigyan ng pagkakataon na pangunahan ang rehabilitation ng Manila Bay, sasang-ayon ka ba sa paggamit ng dolomite white sand? Oo o hindi? At bakit?
being practical, I don't know what is dolomite sand. That's why I'd like to you to pakisabi po sa akin what is dolomite sand, because I don't know. Ang pangit naman po, nasasagutin ko po yung tanong na hindi ko po naiintindihan. Ah, sige, ako mag-explain sa'yo. Kung hindi ka pa nakakapunta sa Manila Bay ngayon, tinapalan kasi siya. Para magmukha siyang white sand, tinapalan siya ng dolomite sand. Dolomite is parang bato siya na dinurog ng pinong-pino para maging sand. Ang dolomite na ito ay galing sa Cebu, sa kabundukan ng Cebu. Minina siya, dinurog, at dinala sa Manila Bay para gawing artificial sand, para maging white sand siya. Nilagay siya doon for the purpose na pampaganda daw ng mental health ng mga Pilipino. Sang-ayon ka ba doon sa paggamit ng dolomite sand? Thank you very much po. Para sa akin, yes po, sasang-ayon po ako. Simple lamang po yan. Tingnan po natin ang naging resulta noon at sa ngayon. Para po ba sa inyo, kayo po ang tatanungin ko. Bawat isang manonood sa live po na ito, kayo po ang tatanungin ko. Ano po ba ang mas kaaya-ayang itsura o ano po ba ang mas magandang itsura ng Manila Bay? Noon po ba o ngayon? Ibig sabihin na mas maganda ngayon, meaning to say, ni-renovate or pinaganda lamang. Hindi ito sinira at ito'y pinaganda lamang or binigyan ng buhay dahil matagal na natutulog ang Manila Bay na kung saan napakagandang tanawin at magandang pasyalan, ngunit hindi napapansin ng gobyerno. Ngunit ngayon po, napansin ng gobyerno. Ngunit bakit po marami lumalabas na issue? Dahil po ba napansin ng gobyerno? Nasa inyo po yan. Sa tinagal-tagal po ng henerasyon, sa tinagal-tagal po na naka-stack ng Manila Bay, kung kailan po pinaganda, huwag po tayong magreklamo. Bagkus matuwa tayo dahil dyan, dahil dyan, dahil dyan. Lagi niyong tatandaan na nagkaroon tayo ng magandang pasyalan dahil sa Duterte administration. Maraming maraming salamat po. Thank you so much, candidate number two. Ayan. Dahil dyan. Saan ba nakakabili ng dolomite sand? Hindi ko rin alam. Wala bang binibenta sa SM? Parang gusto granite ko na rin tuloy makabili ng dolomite sand. Ayan. Okay. May point nga naman siya. True. Diba? Pinaganda niya ang Manila Bay sa paningin. Pero bawal kasi siyang tungtungan. Ay, bakit? Bamalay ko. Sabi eh, ganun daw. Char. Ano yun? Okay. So, it's a very hot topic ngayon. Yes. About oh, sa true. Dolomite sand na ganyan. And para sa atin, this is all about the opinions of our candidates. Yes. And this is not an opinion of the host, of the management, and of the director. Ayan. So, ito po ay pawang opinion lamang yes. ng ating mga candidates. So, wag po tayong maging judgmental. True. Okay, let's now call on our candidates.